Ayun, ganito lang ganda yung mag-test nito mga boso. Flat screw lang ang kailangan kahit anong bakal, ano. Okay, welcome back mga boso sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Click mo na rin yung notification bell para updated ka lagi pag may bago akong i-upload sa aking beat, sa aking channel, ano mga boss. So, itetest naman natin to kung paano ba mag-test itong relay, ano, starter relay mga boss. Napakadali lang mga boss, ano, itetest to. Kumuha lang kayo ng bakal, kahit anong bakal, itikit nyo lang yan dyan sa may relay na yan, dalawa na yan, dalawang screw, negative sa positive mga boss. Ano, malalaman nyo na kung sira na yan o hindi pa. Hindi nyo na kailangan baklas-baklasin pa kung ano-ano gagawin nyo yan pang baklas, ano. Hindi naman kailangan. So, ang una nyong gagawin, mga boss, kumuha lang kayo ng flat screw o kahit anong bakal. Yan. Tulad nga yan ang sinabi ko kanina, pagdidikitin nyo lang yan. Kailangan yan, mayroon yan tutunog siya, mga boss. Ano? Magkakaroon siya ng redondo, kung tawagin. Kung walang tunog yan, either na mahina na yung battery nyo o sira na. Kung bago naman, tapos wala pa rin siyang tunog, maaari yung starter motor naman ang may sira, ano, mga boss. So, ang gagawin nyo, ganito, inaka-on yan, pipindutin nyo to. Kung walang tunog yan na maririnig na hindi siya magkakaroon ng redondo, ibig sabihin, ang sira nyo yan magiging switch or relay. Kaya ang gagawin nyo, kukuha kayo ng flat screw, pagdidikitin nyo itong dalawang tornilyo na yan. Pagka nagkaroon ng redondo, ibig sabihin yun, ang sira yung switch ng inyong motor, ano? Yung electric starter switch, yun ang sira talaga nyan. Kung gumana yan dyan, nag-start, pinagdikit nyo yan, nag-start, ibig sabihin, sira yung switch nyo. Ano? Hindi na kailangan na baklasin nyo pa. Kali naman na yung starter motor ang sira, mga boss, tutunog to, tutunog na tak, tak, gaganoon lang yan. Pagka ibig sabihin na pagsira na yung starter motor nyo o yung carbon brass, napudpud na doon sa ating starter. Kung ganun ang problema nyo mga boss, pang starter na o doon sa may ating tinatawag na starter clutch o starter drive, anong tawag dyan mga boss, dalhin nyo na sa pinakamalapit na shop sa inyong motor, ano, ay sa inyong lugar para matest yung inyong motor o mamuksan, ano. Ayan, ano. Kailangan nag-i-spark yan mga boss. Ibig sabihin niya malakas yung kuryente ng battery nyo, maganda yung daloy niyan dyan sa ating relay. Kung maganda talaga yung starter relay nyo, kahit naka-off yung motor nyo, pag pinagdikit nyo yung bakal yan, kaya may takip yan mga boss. Pag pinagdikit nyo yan, magkakaroon yan ng spark. O i-spark yan. Kahit hindi, kahit naka-off yan, hindi mo binubuksan itong ating starter switch, hindi gumagana yan kasi naka-off nga. Pag pinagdikit mo yan doon, gagana yan at gagana. Ano? Pero hindi siya mag-i-start, hindi siya tutuloy. Magkakaroon lang siya ng redondo. Pag yan ang pinagdikit mo, dalawa na yan. Ano? Pero huwag nyong madalas gawin yung ganon, baka maka-apekto pa sa ating motor, sa ating mga wirings, ano? Ganon lang naman mga boss, ano? So, marami naman vlogger din dyan na magagaling, sa sobrang galing, sila-sila na yung nagsisiraan, ano? So, panoorin nyo na rin yung mga video nila kung paano nila ginawa, ano? So, ganon lang mga boss, marami salamat. Okay tong paraan na to mga boss, ano? Napakadali lang gawin, so kayang-kaya nyo kahit baguhan ka pa lang. Makakuha ka ng tips kahit papaano, meron tayong na-share sa inyo, nakapulot man lang kayo ng quiet konting kaalaman, ano. Kung wala naman, pagpasensyahan nyo na lang, ano. Ganun lang naman yung mga boss. Maraming salamat, Pat.